Magandang araw po. So, andito po ako ngayon sa bayan ng Silang dito sa Cavite. So, ang biyahe ko po kasi ngayon is sa Balibago. So, bago po tayo magbiyahe, dumaan muna po tayo dito sa mismong bayan. So, ito po yung simbahan ng Nuestra Señora de Candelaria dito sa bayan ng Silang Cavite. Halos tabi lang po ito ng munisipyo. So, mabilis lang po siyang makita. And then, sa harap po nito, meron pong sakaya ng mga jeep na mabiyahe hanggang Isimbacoor. So, merong Dasma Bayan, merong Dasma Highway, and then up to Isimbacoor po yung mga biyahe ng mga jeep dito, both traditional and modern jeepneys po. So, yung mga bus kasi, along Aguinaldo Highway lang yung binabagtas nila. So, hindi sila dumadaan dito sa mismong bayan ng Silang Cavite. So, punta na po tayo ng terminal ng tricycle papuntang Barangay Lumil along Santa Rosa Tagaytay Road. So, bago po tayo pumunta doon, dito sa may kanto ng Poblete and I think Image del Peral Street po ito. So, yan po yung picture niya. So, dito naman po yung babaan kung galing kayo ng Dasmariñas, Cavite. So, dire-diretso lang po yan. Maglalakad lang po tayo papunta ng Palengke. Andito na po tayo sa pamilyang bahay ng Silang. So, along P. Montoya Street ito. So, lalampas lang po tayo dyan. So, I think parang Barangay Hall yung poblasyon na nalampasan ko dito. And then, ayan na po, matatanaw niyo po yung tricycle terminal ng papuntang Lumil. So, dito po kasi ngayon, so dahil Monday, ang schedule po ngayon is mga tricycle. So, nakausap ko yung tricycle drivers. And Monday, Thursday, and Saturday, sila yung mabiyahe. Si the rest na araw is mga jeepney naman. So, dahil tricycle po yung sasakyan natin, medyo mahal siya. So, I think 50 pesos po yung babayaran natin dito. Hanggang Lumil na po yun. So, ito po yung per matrix nila. Papakita ko po sa inyo. So, bali ang kulay kasi nung tricycle dito is kulay maroon. So, may color coding po kasi yung mga biyahe dito ng mga tricycle. At tulad nung nabanggit ko, maroon yung sasakyan natin. So, ang toda kasi nila is yung biyaheng Lumil, Pooc, Calaca, and then Silang Poblacion. And then yung kulay yellow naman po, ito yung Silang Batas. So, special trip to. Ilang-ilang kasuyan. And then yung kulay pink naman is pulong bunga yung biyahe nila. So I think parang sa premier po ata ito, bandang Aguinaldo Highway. Wala po dito sa terminal sa Montoya Street, kakaliwa po tayo sa Kiamsun Street. So diretso na po tayo ng Sabutan Iba Road, and then kakaliwa sa Barangay Road ng Pooc. So ayan, ayan po yung nakikita nyo, ayan yung isa sa mga flower shop na nadadaanan nyo dito kung andito kayo sa kung dito kayo dadaan. So ito naman video po na to, ito along Barangay Pooc po to. Dito nyo po makikita yung Korean temple di sa Silang Cavite, and then yung hacienda 888. So, pagdating po dyan, paglampas po natin ito, bababa na po tayo ng Lumil malapit sa Santa Rosa Tagaytay Road. So ayan po yung video ko nung habang nakasakay po ko ng tricycle. Medyo hindi komportable nga lang po yung karsada, medyo ginagawa po kasi siya, kaya talon ng talon yung tricycle na sinasakyan ko. Makausap ko yung tricycle driver na sinasakyan ko. So pagdating natin sa terminal, actually meron pala silang maliit na terminal dito malapit doon sa kanto ng Santa Rosa Tagaytay Road and then sa Lumil. So doon po tayo bababa, and then pagpabalik po doon din po yung sakayan. So mabanggit ko lang po, ang bawat trip po ngayon kasi tatlong pasahero lang, so aalis na po kayo. So pag may tatlong pasahero, tumatig ko na siya. So hindi sila sumusobra ng pasahero para mabilis yung mga biyahe. So
So habang nakikita nyo po yung video na yan, i-discuss ko naman po yung pabalik. So kung galing kayo ng Balibago, Santa Rosa, may option po kayo, pwede kayong bumaba dito sa mismong Lumil na binabanggit ko, yung mababaan natin mamaya, or diretso kayo ng Tagaytay Santa Rosa, Tagaytay Public Market, and then from there po pwede kayong sumakay ng jeep or tricycle pupunta Olimares, dun sa may circle, sa may Pura Mall po, and then pababa ng Silang Las Marinas. Andito na po tayo sa maliit na terminal papuntang dito po sa Lumil. So dito po kasi I think parang mini talipapa din po siya. So from here po lalakad lang po tayo palabas papunta ng Santa Rosa Tagaytay Road. I think almost more than 100 meters lang naman po, so medyo malapit lang. So paglabas nyo nga po dito, so ayan po, matatanaw na po natin yung highway. So doon po tayo sasakay ng jeep papunta ng Balibago. Pero may dadaanan muna po tayo sa, I think sa Rancho Imperial de Silang. May kailangan lang po akong daanan doon, so ipapakita ko rin po yung lugar. So I think babaan po siya, ang bababaan ko po is sa Seymour Market. So kung check ko sa Google Map, parang Seymour Market Meridian. So paglampas po siya ng Philippine National Police Academy po, so Barangay Tartaria. So ito po yung under widening po yung karsada dito. So I'm sure pag during weekends traffic po talaga dito, packet. Pero kapag naman natapos po to, sigurado luluwag na to. So the last time kasi na napadaan ako dito, hindi pa siya under construction eh. So dito nga po sa lugar na to, parang may waiting shed pa doon sa pesto na to, yung natatandaan ko po. So pagsakay ko po ng jeep dito, dito na po ako bababa sa Seymour Market mismo sa harap. So dahil may pupuntahan niya po tayo sa Rancho Imperial de Silang, and then dito may tricycle terminal. So nakausap po yung isang tao dito. So 15 pesos lang daw yung pambasahe packet. So pero kung special naman siya, 30 pesos. And then sa malayo po na eh, napansin ko lang may mga paradaan po ng mga jeep. So yung pala, papunta rin po siya ng Balibago Complex sa Santa Rosa, Laguna. So pwede po ako dun sumakay kaysa mag-abang ako dito ng jeep along highway, kasi minsan punuan na siya. Ang problema nga lang po kasi kung dun sa terminal mismo, maghihintay ka ng punuan, so tsaga-tsaga ka lang talaga. So almost after half an hour, nandito na po ako sa Balibago Complex. So bali ang sakayan po kasi ng mga papuntang Tagaytay dito, nandito sa may Victory Market. So kung nakikita nyo po yung picture na yan, andyan po siya naka-standby. So may mga barker naman dyan. So kung dyan kayo sasakay, mabilis nyo lang po siyang makikita. So that's all po. Maraming salamat po sa panonood. And then kung may mga katanungan kayo, ask nyo lang po sa comment section, and then try ko po kayong sagutin, and then i-guide kung saan po kayo magbabiyahe. Within Cavite, Laguna po, or any area sa Metro Manila. So maraming salamat po ulit.